Ang mga ibon ay siyang itinuturing na mga hari ng himpapawid. Kadalasan sa mga ibon ay walang dalang panganib sa atin kung kaya't hindi natin alintana ang kanilang presensya. Ngunit marahil pagkatapos mong mapanood ang video natin ngayon ay mag-iiba ang iyong pananaw sa mga ibon, sapagkat ang aming tampok ngayon sa episode natin ay ang mga pinakamabangis at delikadong ibon sa mundo. Mula sa isang ibong kayang tumangay ng isang batang paslit, ibong kayang suwagin ang isang tao na parang isang toro, hanggang sa isang natatanging ibon na may taglay na lason. Yan at iba pang nakakamanghang discovery tungkol sa mga ibon ang ating aalamin sa videong ito. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po! Number 7. Australian Magpie. Ang Australian Magpie ay isang patunay na hindi lahat ng maliit na ibon ay mabait at maamo. Dahil ang ibong ito, maliit man kung ituring, ay nanaisin mong hindi ito makaengkwentro. Sa Australia kung saan sila native na makikita, ay mayroong tinatawag na swooping season ang mga magpie. Ito ay nagaganap sa mga buwan ng July hanggang December kung saan aktibo at agresibong umaatake ang mga Australian magpie sa sinumang tao at hayop na kanilang maintereksyon. Ginagawa ng mga Australian magpie ito sapagkat ang buwan ng July hanggang December ay ang kanilang mating season at breeding season. Ito ay kanilang defense mechanism para bugawin ang mga potential threat o panganib sa kanilang mga pugad. Kadalasang mga lalaking magpie ang umaatake, habang in charge naman ang inahin sa pagbabantay ng pugad. Sa katunayan, noong 2021, sa Brisbane, Australia, ay isang sanggol ang kawawang nawalan ng buhay dahil sa pag-atake ng magpie. Dahil sa matulis na kuko ng magpie at sunod-sunod na pagtuka, ay nagtamo ang sanggol ng mga seryosong head injuries na naging sanhi ng pagpanaw nito. Isang natatanging characteristics ng mga magpie ay ang pagkakaroon nila ng itim at puting color combination sa kanilang mga balahibo. Number 6. Harpy Eagle. Isang agilang mayroong 6 inches na haba ng kuko at tila kutsilyo sa talas. Hindi maikakailang ang Harpy Eagle ay binansagang isang flying killing machine. Ito ay tumitindig sa taas na 3.5 feet o katumbas ng isang 7 years old na bata. Mayroon din itong wingspan na umaabot sa habang 6.5 feet. Dahil sa pambihirang laki at lakas ng Harpy Eagle, ay maging ang mga unggoy, fox, at kahit na mga lobo ay kabilang sa mga prey nito. Ito ay posible sapagkat ang 6 inches nitong mga talons at malakas na paa ay may kakayahang punitin ang laman ng kanyang biktima. Sa ibang paraan, ay kanilang inililipad ang kanilang mga biktima sa mataas na himpapawid at sa kanila ito binibitawan. Isang nakakatakot na paraan ng hunting style, at talagang masasabi natin na ang mga Harpy Eagle ay talagang sigurista sa kanilang huli. Hindi rin nila alintana kung sila man ay nasa himpapawid sapagkat dahil sa kanilang matalas na paningin na kayang makita ang kanilang biktima sa layong 200 meters at sa kanila ito aatakihin ng mabilis sa loob ng 80 kilometers per hour. Ang mga Harpy Eagle ay makikita lamang at native sa mga bansa sa South America, Mexico, Brazil at Argentina. Number 5. Lammergeier Vulture. Ang ibong ito ay mayroon ding isang nakakatakot na reputasyon sapagkat ang ngalan nito ay nangangahulugang Lamb Vulture at sinasabing tumatangay sa mga kambing
at kahit mga batang maliliit gamit ang kanilang matatalas na talons o kuko. Bagamat ito ay akusasyon lamang ng mga tao sa ibong ito, hindi nawawala ang katotohanan na isa pa rin ito sa pinakadelikadong ibon sa mundo. Ang ibong ito kasi ay walang pinipili at hindi pihikan. Popular ito bilang isang scavenger. Ibig sabihin, ito ay nagpipiesta sa katawan ng mga patay, kabilang na dyan ang mga hayop at kahit siguro patay na tao kung kanilang matsyempuhan. Nakakabilib din ang kakayahan ng Lammergeier vulture sapagkat matapos nilang makain ang mga laman ng kanilang biktima ay kaya rin nilang kainin ang mga tirang buto nito. Ito ay posible sapagkat sila ay mayroong malakas na stomach acid na siyang tumutunaw sa mga kinakain nilang buto. Ang ibong ito ay kayang lumaki hanggang 4 feet, higit na mas malaki kaysa harpy eagle. At mayroon din itong pakpak na may habang 7 to 9 feet. Nakakadagdag takot din ang agresibong itsura nito. Number 4, Pituwi. Kakaiba naman ang taglay na depensa ng maliit na ibong ito dahil hindi ito nasusukat sa lakas, kundi dahil ang ibong pituwi ay siyang bukod tangi sa buong mundo na nagtataglay ng toxin o lason. Ito ay native at makikita sa island country ng New Guinea. Pinangingilagan ng mga lokal na tao ng New Guinea ang ibong ito sapagkat sa simpleng dampi o paghawak mo lang sa balahibo ng ibong ito ay maaari ka ng malason. Sapagkat bawat hibla ay nagtataglay ng napakalakas na lason na tinatawag na batrachotoxin, isang toxin na kagaya ng makikita sa mga poison dart frogs. Ang toxin na ito ay nagre-resulta sa pamamanhid ng parte ng katawang apektado. Habang umaakyat ang lason, ay makakaramdam ang biktima ng nerve and muscle paralysis, pagkahilo, at abnormal na tibok ng puso na maaaring magresulta sa kamatayan ng tao o hayop na nalason. Hindi natural na lumilikha ng lason ang mga pituwi, kundi nakukuha lamang nila ito sa kanilang mga kinakaing salagubang na may taglay na lason, at dahil immune na sila dito ay kanilang nagagamit sa kanilang katawan bilang depensa. Sila ay mayroong matingkad na itim at pulang mga balahibo at lumalaki lamang ng 8 hanggang 9 inches, sinlaki ng isang kalapati. Number 3, Crowned Eagle. Pangatlo sa ating listahan ay galing ulit sa pamilya ng mga agila. Ngunit ito ay lubos na mas mabangis at delikado. Sila ay mayroong nakakatakot na reputasyon sapagkat kilala sila bilang mga mammal hunters. Kasama sa kanilang pagkain ay mga usa, unggoy, fox, at mayroon ding ilang ulat na sila ay minsan tumatangay ng mga bata. Ito ay posible dahil sa kanilang lakas at pakpak na may wingspan na 4 feet hanggang 5 feet. Noong 1924, isang labi ng crowned eagle ang nadiskubre at kalapit nito ay isang bungo ng pinaniniwala ang bata na naging biktima nito. Ang crowned eagle ay makikita lamang sa kontinenteng Africa, partikular na sa East Africa. Bago tayo magpatuloy, anong ibon ang kinakatakutan mo? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Number 2, Secretary Bird. Nakakabighani kung titignan ang tindig at itsura ng ibong ito. Ngunit huwag palilin lang, sapagkat ang Secretary Bird ay kabilang rin sa pinakadelikadong uri ng ibon sa buong mundo. Sila ay lumalaki hanggang 4 feet, katumbas ng laki ng isang batang nasa grade school. Nakuha nito ang pangalang Secretary Bird dahil sa mga pares ng balahibo na nasa batok nito na parabang dulo ng isang quill pen na ginagamit panulat ng mga office secretaries noong 19th century. Ito ay mayroong scientific name na Sagittarius serpentarius, at kaakibat nito ang pagkakaroon nito ng balingkinitan at mahahabang bias. Subalit gayon paman, huwag itong baliwalain
sapagkat ang tadyak ng isang secretary bird ay umaabot lang naman ng 195 newtons. Para kang sinampal kung tutuusin ng isang tao. Kakaiba ang strategy ng secretary bird para i-disable ang kanyang biktima. Gamit ang malalakas nitong mga legs, ay kanyang tinatadyakan at inaapakan ang kanyang mga biktima kagaya ng ahas hanggang sa ito ay malagutan ng buhay. Namumuhay ang mga secretary bird sa madadamong bahagi ng kapatagan na malapit sa tubig sapagkat kabilang sa diet nila ay mga isda, ahas, palaka at iba pang maliliit na hayop. Number 1, Southern Cassowary. Una sa ating listahan ang binansagang most dangerous bird sa planeta, ang Southern Cassowary. Ngunit bakit nga ba sa likod ng maamo at makulay nitong itsura ay ito ay lubhang delikado? Ang Southern Cassowary ay makikita lamang sa Australia. Gayunpaman, ang ibong ito ay nabibilang na sa kinukonsiderang endangered species o nalalapit ng maubos. Ang Southern Cassowary ang siyang itinuturing na pangatlo sa pinakamalaking ibon sa buong mundo. Una ang ostrich at pinapangalawahan naman ng emu. Ang ibong ito ay umaabot ang laki hanggang 6 feet, singlaki ng isang NBA basketball player. Ito rin ay nagtitimbang na umaabot sa 200 pounds. Ngunit bukod dito, ito ay mayroong tatlong kuko at isa dito ay humahaba ng 5 inches at may talim na parang kutsilyo. Bagamat hindi nakakalipad ang mga kasuwaris, ang kanilang malalakas na legs ay nagbibigay sa kanila ng bilis na umaabot hanggang 31 miles per hour. Kapag nakaramdam ng panganib ang mga ibong ito, sinusuwag nito ang kaaway at nilulundagan para ibaon ang kanyang matulis at malakutsilyong kuko sa gitna na kayang sumaksak kahit ng isang tao. Sa kasalukuyan, may naitala ng 220 kasuwari attacks at 150 dito ay pag-atake sa tao at isang fatality noong taong 2019. Sa katunayan, ang mga kasuwari ay isa sa pinakamalapit na kamag-anak ng mga dinosaurs. Hindi na nakakapagtaka dahil ang paa nito ay halintulad sa isang mabangis na T-Rex. Ang mga kasuwari ay mayroong itim na balahibo sa katawan at minsan ay dilaw o bughaw na balahibo naman sa leeg. Sila din ay mayroong tinatawag na cast sa taas ng kanilang ulo na gawa sa makapal na keratin, isang substance na kung saan ay gawa rin ang ating mga kuko. Pambihira din ang itlog ng mga kasuwari sapagkat ito ay kulay berde at talagang hindi maikukumpara sa ibang itlog ng ibon sa mundo. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa mga ibong tampok sa ating listahan? Mayroon ka bang ibang alam na ibong nagtataglay ng pambihirang kakayahan? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.